Ngayon, base sa pagtingin ko rito, marami talagang nagalaw dito. Ito, tingnan mo. Ayan, oh, putol na. Tapos ito, hindi na maintindihan kung saan to galing. Tapos yung mga ribbon wire niya, eh, oh, nagka, ano, nagkasira-sira na. Yung mga ribbon niya o wire niya papunta sa CD, ayan na, oh, nagkasira-sira. Yan. Ang daming ginalaw dito. Tapos ito may mga hininang pa rito na hindi maintindihan kung saan ito nagkakunik. Hello mga guys, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Asa ngayon, meron tayong isang GBC component. Galing ito kay Adrian from Pampanga. Ang complaint niya rito ay wala na raw siyang power dahil mayroon daw gumawa rito, parang hindi na sa uli lahat. Kaya dati raw gumagana ito. Ngayon nung nilinis, parang nilinis-linis lang, nawala na ng power. At mayroon pa raw na mga hindi na sa uli dito sa loob. Ngayon hindi muna natin ipa-plug, titingnan muna natin kung anong mga ginalaw. Dahil wala na ring tornilyo yung mga takip niya, bubuksan na lang natin. Ayan. Ayun, may tornilyo pang isa. Ayan. Ngayon, titingnan natin kung anong mga hindi nasa uli dito. At titingnan rin natin kung may pag-asa pa ba. Kasi pag nagkaroon ng power to, gusto na rin niyang ipa-convert sa USB Bluetooth. Yung may mga tinanggal na ribbon wire dito. Ngayon, titingnan na lang natin kung saan nakakunik yan. Mahirap yung ganito eh. Yung hindi tayong gumawa, tapos ginawa ng iba. Ito, may mga tanggal pa rito. Tapos, mayroon pang wire dito na parang tanggal to. Baka mamaya hindi na natin masauli ito. Ito, parang pinutol. Yan. Ngayon, titingnan na lang natin kung saan galing to. Ngayon, kung wala ng pag-asa, ibabalik na lang natin sa kanya. Pero titingnan ko muna. Ayan, at ang gagawin natin ay kakalasin na natin. Tingnan natin kung anong mga ginalaw dito. Dahil ito, hindi pa nga ito nasauli, oh. Nakalawit-lawit pa dito. Ayan, at umpisa na natin. Kakalasin ko muna. Titingnan ko kung anong mga ginalaw dito. Sayang ito. Maganda to eh. Mahirap kasi sa component eh. Pagka ano talaga, kalas pa lang, hirap na. Di kagaya yung mga amplifier na yun. Mabilis lang tanggalin. Ikagaya nito, kailangan talaga lagyan ng marking kung para hindi malito kung saan tinanggal. Ayan na, nakalas ko na siya. Ngayon, base sa pagtingin ko rito, marami talagang nagalaw dito. Ito, tingnan mo. Ayan, oh, putol na. Tapos ito, hindi na maintindihan kung saan to galing. Tapos yung mga ribbon wire niya, eh, oh, nagkasira-sira na. Yung mga ribbon niya o wire niya papunta sa CD, ayan na, oh, nagkasira-sira. Yan. Ang daming ginalaw dito. Tapos ito may mga hininang pa rito na hindi maintindihan kung saan ito nagkakunik. Ayan. Ngayon yung kanyang ano, yung kanyang surround na sticky ay tad-tad na rin ng hinang. Yan. Pati yung kanyang woofer, ganun din. Ngayon titingnan na lang natin kung ano pang mga na-damage dito. Siguro ang gumawa dito baguhan lang. Kaya ganito yung itsura ng ano eh, yung mga bago. Kasi ayan yung hinang niya, oh. Yan.
hindi maintindihan, yan, yan, pakita ko sa inyo, ayan, ayan. Tapos ito, nagkaputol-putol na. Tapos titingnan pa natin yung display niya kung mayroon pa bang ibang na damage. Ngayon, hindi ko sigurado kung may mabubuo pa ito o may naapektuhan na. Kasi sa nakikita ko rito, parang may nagkaroon pa ng shorted dito eh. May spark dito. Kasi primary ito ng transformer eh. Tapos yung iba pang dito sa loob, eh, hindi pa natin nakikita. Malalaman ko na lang kapag tinanggal to. Tapos yung selector switch niya sa voltage ay... Teka. Parang in-adjust niya eh. Andito yung bilog niya oh. Yung pinaka-sign kung saan siya nakaano. Base sa pagtingin ko rito ay... Ayan. Ganyan siya. Dito siya nakatapat sa 110. Naisit niya ito sa 110. Napihit niya ito eh. Dapat... Dito to nakaano sa 220, eh, pihitin na natin. Baka mamaya may saksak ko pa. Itong pinaka-mark niya, yung parang tuldok, yan ang nag-indicate kung saan siya nakaposisyon. Ayan, ganyan. 220 siya kasi sa baba ito eh. 220 na ang seating natin. Ngayon, pagka naisit niya ito sa 110 at naisaksak, sigurado may apektado talaga dito. Sana buo pa yung kanyang ano... pinaka display dito yung pinaka system niya. Di bali nang masira tong ating sticky dahil pwede nating i-convert to sa amplifier. Ang importante dito ay sana hindi naepektuhan yung display niya, yung meron pa rin siya. Ngayon ang gagawin ko rito ay kakalasin natin to. Tapos palitan na rin natin yung mga touch switch niya. Sigurado ko mga ano nang touch switch ito eh. Mahirap nang pinutin. Ayan na, kakalasin ko na. Ayan na, natanggal ko na siya. Bali, itong sticky na ito ay surround. Ito namang isa, ito yung woofer. Ngayon, base sa pag-analyze ko rito, nung plinag ko siya, itong isa, itong sticky ay... ito yung kanyang relay. Ngayon, pag test ko dito ay mayroong bultaheng lumalabas. Dito sa kabila, wala. Bali, ito yung terminal ng ating relay para sa ating speaker protector. Ngayon, yung lip niya ay may problema. Yung right niya ay good. Ngayon, obligado tayong palitan ito. Kaya ang ginawa ko, pumunta pa ako ng raon para bumili nito at naisalpa ko na, ayan na siya. Bali, ito yung kanyang dati, yung sira. Ang pinagkaiba lang nito, yung number niya ay may in dito sa dulo. Itong original niya ay wala. Ngayon, tiningnan ko sa internet, yung pinout nito ay halos magkaparehas lang. Wala namang problema. Kaya okay naman siya. Ngayon, naisalpa ko na siya. Ngayon may isang problema pa rito, bali yung kanyang ano relay ay kahit na okay na yung ating sticky, wala na siyang bultahe dito. Hindi pa rin nag-activate yung ating dalawang relay kasi may relay din dito sa kabila para sa ating woofer. Ngayon yung relay niya ay sinek ko, nandito nang gagaling, nandito naka-indicate yung relay niya. Bali sa pin number to siya. Dito, dito sa pin number to. Ngayon tinis ko dyan ay wala siyang bultahing lumalabas, wala siyang signal. Maaring naapektuhan yung ating system. Kaya ang ginawa ko ay hindi ko na siya kinalkal dito. Gumawa na lang ako ng sariling ano, speaker protect. Bali, ito na siya, nag-assemble pa ko nito. Dito ko na siya pinadaan. Kasi kailangan talaga mayroon siyang ano eh, protector. Kasi oras na magkaroon ng diferensya yung ating sticky ay papasok yung voltage sa ating speaker. Ha?
Tapos ang isang nilagay ko pa rito ay ito yung ating power supply. Power supply ito sa ating USB Bluetooth. Ito yung kanyang module, tapos supply rin dito sa ating speaker protector. Tapos naglagay ako ng additional, maglalagay ako ng blower kasi yung blower niya maliit lang. Kaya dadagdagan ko para hindi mag-overheat yung ating STK, yung ating heatsink. Ngayon yung ating ano, yung ating display ng Bluetooth ay nandito na sa loob, hindi halos makita eh. Pero makikita yan pag gumana na, iilaw yan. Tapos yung ating button ay nandito ko na nilagay. Yan. Tapos yung ating outlet ay ito. Ngayon, ang gagawin natin nito ay sasalpak na natin. Kasi ito na nga yung nilagay ko, naglagay ako ng wire dito. Dito yung kanyang ano, relay sa speaker protect. Papunta yan dito sa inasimbol ko na ano, speaker protector. Para mayroon pa rin siya, hindi siya nawalan. Kasi ang hirap magkalkal dito ay baka naapektuhan yung ano niya, yung IC sa system. Wala siyang signal eh. Kaya hindi nag-a-activate yung ating relay, dalawang relay. Bali ito nawalang signal din, nawalan ng signal din yung isa. Kasi sabay itong dalawa eh, sa ilalim yung relay niya eh. Sabay itong dalawa mag-a-activate pag oras na inuna natin yung ating component. Kaya ang gagawin natin ay sasalpak na natin ito para ma-test na. At ito ay napalitan ko na rin. Bali luma na ito. Ang kabilang channel nito ay good pa. Yung kabila lang may problema. Kaya lang hindi pwedeng ayusin lang yung kabilang side. Kasi nandito sa loob yung mga ano niya eh, yung mga parts niya. Malamang nag-leak na yung ating mga transistor sa loob. Siguro naapektuhan nung pagtanggal nito nung gumawa nito. Kasi ang dami talaga ritong mainin. Kung hindi nga lang dinala to rito at malayo yung pinanggalingan, parang ayaw ko na nga sanang gawin. Kasi marami talagang napiktuhan. Ay naawa rin naman ako kasi nga malayo siya sa Pampanga pa. Kaya pinagtsagaan ko nang gawin at ito na nga, matatapos na ito. Kaya isasalpa ko na. Ayan na, naisalpa ko na siya, naisauli ko na. Ngayon nandito na yung ating module. Andito yung ating power supply, andito yung ating speaker protect. Tapos andito yung nilagay kong blower. Dito siya. Para hindi mag-overheat. Karamihan kasi sa ginagawa kong mga component dito ay nilalagyan ko talaga ng blower para hindi mag-overheat. Ngayon siniting ko na ito sa 220 kasi naisit niya sa 110 eh. Pumutok yung fuse. Kaya siguro naapektuhan yung system eh. Kaya nawala ng ano, signal yung ating relay. Kaya siniting ko na siya sa 220 na. Ayan. Yung pinakatuldok niya, yun ang nag-i-indicate kung saan siyang voltahe. Ayan na. At ang gagawin natin ay susubukan na. Ayan. Ngayon ipa-plug na natin. Ayan na. Ititest na natin. Ipa-plug ko na. Ayan na, nagkaroon na siya ng display. Ngayon, subukan muna natin yung USB. O kaya yung IPIM. Yung IPIM niya nito gumagana pa eh. Ngayon, ipower on natin. Ayan, umilaw na yung kanyang display. Tapos i-IPIM muna natin. Ayan. Sa IPIM yan eh. Na-recover ko pa yung IPIM niya. Okay pa naman. Ayan. Kahit hindi kasalan. Ngayon, auxiliary yung ating ano, USB. Salangan natin ng USB muna. Mabilisan lang kaya naka-copyright ako. Ayan. Ayan, litis na siya. Kasi meron na siyang USB. Saka Bluetooth na rin. Ngayon, ipipress lang natin, ililipat natin sa Bluetooth. Ayan, naka-Bluetooth na siya. Ngayon, ipipress natin yung play dito.
call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness.